Okay, so may mga viewers na nagre-reklamo. Well, not exactly reklamo, no? Pero nagko-comment na bakit daw laging top of the line units ang nire-review natin. Short answer to that is, yun ang pinapahiram ng brands. Yun ang meron sila sa test unit. Pero sabi nga ni Susan Roses, advice niya, huwag mahiyang magtanong kung may ibang variants. Oo, tama ka dyan, Miss Susan Roses. Kaya naman ngayon, iba ang atake natin. Dahil one step down tayo, titignan natin ang medyo top but not the topmost variant ng dalawang popular SUVs in the market today. Tama, kasama natin ngayon ang Isuzu Mi-X, sorry. Kasama natin ngayon ang Isuzu Mi-X LSE 4x2 at ang Ford Everest Titanium Plus 4x2. Yan. Kasi yung iba naman hindi kailangan ng 4x4 drivetrain lalo na pagka sa syudad lang lagi sila nagda-driver, dito nakatira, di ba? Hmm. Kaya naman yung top of the line na 4x2 variant ang binibili nila. Tama, kaya ano pang hinihintay nyo? Like this video, subscribe to our channel, tapos mag-share nyo na rin dahil pinablish na namin. Tapos share nyo sa girlfriend nyo, sa asawa nyo, tapos magagawin, mag-comment kung ano pang gusto nyo ma-review. Tara, Martin! Okay, tara, let's go! Ayos, di kami nagpakilala, no? Kilala na nila tayo, Brad! Sabagay! Diba? Feel kotse na. Okay, so bago tayo magsimula, medyo nakalimutan namin. The price of the Isuzu Mi-X LSE 4x2 is 2,155,000 pesos. Okay, tapos ang Ford Everest Titanium Plus 4x2 naman ay nagkakahalaga ng 2,209,000 pesos. At bago tayo mag-proceed sa review, konting abiso lang. Sorry, madumi yung units kasi umulan kagabi, tapos maaga yung shoot ngayon, so wala nang time para magpa-car wash. Kasi baka sabihin nyo, di namin pinapalinisan yung kotse, pero yun. We tried, pero di kaya ng oras. So, ayun, let's go to the review. Tara. Okay, so bago ang lahat, dimensions muna tayo. Yan, tama ka dyan, Master Vincent. To make it short, no, mas malaki in all aspects ang Everest. Kahit sa wheelbase, mas mahaba ito by 45 millimeters, which translates to larger or bigger legroom. Oo. Pero, lamang ang Mi-X sa ground clearance dahil lamang siya ng 8 millimeters over the Everest. Gano'n kalaki ba 8 millimeters, mga ganito? Siguro. Ancient measurement yun. Anyway, so akating ko sa gulong mamaya. Anyway, punta na tayo sa front exterior. Yan. Okay, when it comes to dimensions, the Ford Everest Titanium Plus 4x2 measures 4,914 millimeters long, 1,923 millimeters wide, and 1,842 millimeters tall. It comes with a wheelbase of 2,900 mm at meron itong ground clearance na 227 mm. For the Isuzu Mi-X LSE 4x2, it measures 4,850 mm long, 1,870 mm wide, and 1,825 mm tall. It has a wheelbase of 2,855 mm at may ground clearance of 235 mm. Okay, dito na tayo sa front exterior, Master. Rekta na, di ba? Unahin natin itong Ford Everest Titanium Plus 4x2. Yan, di ba? Okay, kung makikita nyo, no, it has an imposing and assertive front fascia. Kaya naman, machong-macho tignan itong Everest sa harap. Sa amenities naman tayo, meron tayong LED headlights. Tapos nandito pa rin yung ating shape na LED DRLs. It also comes with LED fog lights. Ang maganda dito is that, Master, yung kanyang chrome, yung kanyang grill pala in chrome, sobrang laki and dominant, which for me gives more comfort, tsaka gives more macho-ness dun sa front nitong Everest. Tsaka maganda yung pagka-stretch niya, occupying the mismong headlight, no? Oo. Kaya na-emphasize yung pagka-C-shape.
Anyway, doon naman tayo sa Mio X. Makikita nyo, meron siyang magnetite finish sa kanyang grill with dark chrome tips. Yun nga lang, hindi ko sure, maganda siya, pero minsan mukha siyang isdang nakaganon. Pero that's me, ewan ko sa iba. Anyway, yung ibang finish din, like the fog light housing, tsaka yung parang front skid plate niya, same finish as the grill, so magnetite din, which is flat. So maganda siyang contrast sa shiny chrome and sa body paint. Tapos, in terms of amenities, meron tayong LED headlights, LED fog lights. Tapos, yung headlights niya ay automatic leveling, automatic on and off, tsaka may follow me home function. Yun yung pag sara mo ng pinto, hindi agad siya mamamatay. For a few seconds, nakabukas lang siya. Tapos, yung DRL niya, arrow signature. Ganda. Arrow-arrow, no? So, parang mas sharp yung harap nung isa, no? Well, oo, mas sharp siya. Ito kasi medyo rounded, eh. Tsaka yung corners niyo, may pa side ng konti, hindi siya straight cut na C. Yes, yes. Okay, dito naman tayo sa engine ng Ford Everest Titanium Plus 4x2. It comes with a 2-liter turbo diesel that delivers 168 horsepower and 405 Nm of torque. Take note lang, since this is not the top of the line 4x4 trim na Everest, naka single turbo lang to as compared doon sa top of the line na naka dual 4x turbo. Okay, in terms of transmission, meron itong 6-speed automatic transmission. Tapos sa fuel economy, we were able to get 8 kilometers per liter while driving in the city at an average speed of 20 kilometers per hour. Tapos sa highway naman, we were able to get 17.1 kilometers per liter while driving at an average speed of 80 kilometers per hour. And ito pang isang note, isang tao lang yung nasa loob ng Everest during that fuel run. Karamihan naman sa inyo, isang tao lang pag dinadala to eh, di ba? At most two. So, tara, punta tayo lang. Sige, sabila. Baby steps. So, nandito naman tayo sa Mio X LSE 4x2, which is, again, one step down from the top of the line. Ang engine nito ay 3-liter Blue Power Diesel, which has 187 horsepower and 450 Nm of torque. In terms of fuel efficiency, oops, teka, nakalimutan ko transmission. Ang transmission ay 6-speed automatic, so pareha sila. Yun nga lang sa fuel efficiency, dahil mas malaki yung makina nito, mas kaya niyo yung dalhin yung katawan ng SUV. Dahil in the city, nakapagtala ito ng 8.5 kilometers per liter, and sa highway naman, umabot ako ng 18.2 kilometers per liter. Huwag niyo akong tanungin sa average speed dahil nakalimutan ko. Responsable kasi ako eh. So yun, tara, sara na natin to. Init eh. Tara mo yan. Pili ka sa number 8, no? Kobe! Woo! Okay, so dito naman tayo sa side profile ng Mio X. Kung sa front, matalas ang grill, dito sa side, meron din siyang talas. Kasi yung character line niya, going to the taillight, mas nagiging protruding. So from the doors, medyo simpleng line lang siya. Pagdating doon sa dulo, mas angat na siya sa katawan. In terms of amenities naman, meron tayong power folding side mirrors, 20-inch wheels na straight spokes na yung design compared doon sa dati, di ba? Medyo floral dahil curved. Yes. Tapos, roof rails. And walang sunroof. So yun. Everest naman. Sige. Yun, dito naman sa Everest, it has for me a chiseled side. Senpai tuloy. Sorry. Kunyari, namimiss. No, it has a chiseled side. Kasi yung lines na nakikita nyo sa harap, doon sa fender, papunta, nag-extend siya sa likod, and medyo nawawala na ng onti doon sa front door. But for me, it gives the Everest yung parang tinatawag nilang palikpik muscle dito, di ba? Kaya nagko-complement doon sa kanyang muscular and assertive front end. Tapos sa amenities naman tayo, no, meron itong power folding side mirrors integrated with turn signals, tsaka may puddle lamp siya sa baba para iwas kayo apak gearbox pag madilim sa parking lot. Sana malakas kahit sunlight, no? Tapos meron din siyang 20-inch na alloy wheels. And then also it comes with a roof rail. Pero ang isang edge niya dun sa Mio X is that meron itong sunroof. Ah, yabang mo naman. Panoramic. Pero napansin ko dito, yung character lines niya, hindi tulad sa Mio X na isang straight lang. Yeah. Ito, meron siyang from the taillight to the headlight, tapos meron dito sa lower character lines. And then yung wheel arcs mo, multiple yung layers. Oo nga. Medyo mas, para siyang yung muscle na mas detalyado. Naka-rip muscle. Oo, pang-competition. Yeah. Mukhang nag-workout to nung pandemic. Oo, tara, rear naman. Rear tayo, rear.
Ayun, Master Vincent, andito na tayo sa rear ng Ford Everest Titanium Plus 4x2. And most likely, ang una niyong mapapansin is yung kanyang LED taillights. Tama. Kasi ako personally, ito yung nakita ko talaga dito sa bagong Everest eh. Kasi ang ganda nung kanyang play, ito sa akin lang to, sa taste ko lang to. Even itong taillight cluster niya dito, na naka-brake, nakahiwa-hiwalay, para siyang loading sa game. Oo. Di ba? Or pwede mo ring isipin na parang... ano, battle marks mo nung pumanik ka ng Everest, di ba? Nagalos mo. Pero ang ganda nung play nung kanyang LED taillights. Maganda pa, naka-wrap siya na parang seamlessly connected na one piece na nag-extend dun sa buong width nung kanyang rear. Tapos, dito na tayo, no? Meron din tong spoiler dito. And then, yung bumper niya, Master, it's not that much of a OA muscular look. It's a subtle look, gaya nung sinabi mo kanina sa side, parang naka-toned yung kanyang muscle. Pero para sa akin, hindi siya kasing muscular ng side and front. Yeah. Parang ito yung parang leg day niya. Hindi niya masyado ginagawa. No? Naunahan tayo doon. Yun nga, no? Pero still, may hints pa din ng pagiging, you know, muscular and rugged, di ba? Tapos ang maganda pa, Master, is that meron ditong black cladding. Ah, kasi pagka stock ba yan? Hindi siya accessory? Alam ko, stock to eh. Oo. Oh. Kasi pagka nag-load ka ng gamit, malaking bagay siya. Pwede sa bagay kasi kung may kink dito, stuck talaga siya. Kasi awkward looking naman, di ba? Oh. Kung wala. Kaya naman, pag maglalagay ka dyan ng gamit or mag-load ka ng cargo mo, di ka mag-aalinlangan na magagasgas yung body paint ng all new Everest mo. At maganda pa, may black cladding din dito. May function yan kasi yung test unit may gasgas na nga, di ba? So instead na body paint yung magagasgas, yung black cladding na lang, di ba? Kasi pag may nadaanan kayong graba-graban, tapos medyo mabilis kayo, dyan tatama, hindi agad sa ano. Kasi hanggang dito, cladding to eh. Tama. Hindi siya agad sa body paint. Okay, so Martin, doon na tayo sa MUX. Pero dito lang dito tayo. Kasi dito malamig eh. Anyway, sa MUX, makikita nyo, hindi siya kasing macho, pero tinutuloy niya yung appeal ng sides and front by being sharp. Kasi makikita nyo yung taillights niya, sharp. Yung bumper, meron siyang kink-kink. Hindi siya straight na diffuser lang, so medyo sharp. Tapos, gusto ko yung minimalist appeal niya na wala na siyang masyadong something sa gitna. Isuzu logo na lang. Tapos, yung spoiler niya, nandun, medyo pina-follow lang niya yung roofline. Pero, ang mas maganda dun, yung third brake light niya, mas nakaangat, mas kita mo siya. Tapos, yung ano niya, yung taillight din niya, makikita mo yung pattern dito. Medyo ganito, pero iba yung approach nila. Pahaba na ganun. Tapos, pakapal ng pakapal din. Pero, sobrang nipis, oh. Oo nga, ano. And ang maganda ron sa dalawang to, pareha silang powered tailgate. Pero magkaiba sila ng approach in being powered. E, pakita ko muna yun nandito. O sige. O dito muna tayo sa Everest. Wow. Wala ba? May sound effects pa. Ito siya. Meron siyang powered tailgate. Siyempre, di ba? Powered tailgate. Parang may kilala ko nagagalit. Also, it comes with a hands-free operation. No? Given na dapat nakalock yung sasakyan ni Everest at nasa iyo yung susi. Maggaganya, konting tsatsa ka lang sa ilalim and then automatic siyang bubukas. Hindi lang namin ginawa ngayon kasi hindi namin kabisado nasan yung sensor. So, hahaba pa yung video, hinahanap namin yon. So, tuloy-tuloy na lang. With the third row seats up, Master Vincent, kita mo naman na kaya mo pa rin mag-fit dito 5 to 6 overnight bags easily. Walang problema. Dalawang medium size suitcase. Yes, dalawang medium size. Oo. Tapos, pagka tinupi pa natin ito, Flat siya. Flat siya, man. Medyo flat na may nakaangat lang ng onti sa medyo nakaangat. Pero dahil may parang patong siya, magiging flat na rin. Hindi siya yung may nakaganon talagang step. Yes. Kaya naman, pagka nakababa rin yung third row, second row. Third row. Okay, sige. Sorry. Kaya pag nakababa rin yung third row, siguro mga easily you can fit in 3 to 4 large bodies. Hindi, huwag ganun sir. Large maletas dito. Walang kaproblema. Pero may isang distinct difference lang itong 4x2 trim Everest doon sa kanyang 4x4 Master. Kasi sa 4x4 na top of the line, may pipindutin ka lang dito and then automatic na bababa yung third row. Para sa expedition nila, no? Kaya, you know, yung pinipindot na yun na automatic folding ng third row seats, comment nyo kung worth it ba yun na upgrade from the 4x2 to the top spec 4x4 Everest Titanium. Ganun ka ba kayaman? Magbabayad ka dahil tamad ka. Pero, yun. Well, if you have the money, why not? Diba? Sa bagay. Yeah, binabayaran natin yung convenience. Anyway, sara na natin. Tayo sa kabila. Sige, sa kabila tayo. So, dito naman tayo sa MUX ngayon. UX pala. Sorry naman, Isuzu.
meron din siyang powered tailgate as you can see. Pero ang kinaibahan nito, as you will see in a video somewhere in this frame, is meron siyang step sensor. Hindi tulad sa Everest na gaganon-ganon ka. Eto, hahakbang ka lang ganyan, tas atras ka, tapos bubukas na siyang kusa. Hindi ko ginawa ngayon kasi, again, for the sake of the video. So, tingnan natin. Cargo space. Same lang siya sa Everest, nakasya ang dalawang medium-sized suitcase or ilang sabi mo, bag? 5. Oo. Overnight. Tapos, meron din siyang compartment dito for para hindi amoy time out. And then, ang kinaibahan niya dito sa third row seat is wala siyang hawakan dito. Dito mo lang talaga siya mafo-fold by pulling this. As tulak? Oo, tulak. Pero ang kaibahan niya, parang mas flat siya sa Everest kahit na may patungan siyang ganito. Tapos yung second row, flat din naman. So kapag tinupi mo lahat, malaking-malaki ang space. Pwede kang maglagay ng maliit na pool. Pero hindi natin gagawin yun. So yun. Oo, yun ang meron dito sa Miu X. Ano, third row na tayo. Tara, row tayo. Sige, angat ko muna to. Sige. One more. Okay, so as makikita nyo na walang towel kasi nandito ako sa air condition part ng review. Nandito ako sa third row ng Everest. And kung makikita nyo, may enough headroom ako and may enough knee room. And ang maganda kasi dito, yung ano, meron siyang center tunnel dito sa gitna. Center nga eh. Para sa aircon vents dito kasi may sarili ang ventilation. And meron siyang parang hukay dito sa taas for your headroom para hindi ka masikipan kahit na may something dito sa gitna. So, ayan o. Tapos, ang maganda dito, yung footroom ko dito sa left side, saktong-sakto kahit na size 12 ako or 11.5. Medyo magiging tricky kung nandito ka sa right side kasi yung anchor, dahil 60-40 ang split ng second row, yung anchor dito magiging awkward for your foot position kasi yung isa nandun, yung isa medyo mapupunta dito kung may nakasakay dito sa left side. In terms of knee room naman, hindi pa ito yung pinakasagad. Martin pasagad nga sa likod. So yan, ito yung pinakasagad sa likod kung matangkad yun nasa harap. And makikita nyo, sakto-sakto lang. Ay, hindi nga sakto eh. Humahalik na talaga yung tuhod ko sa backrest na second row. Pero isagad mo nga pa harap, Martin. Yan, sa pinakasagad ng harap, ang laki na ng knee room ko tsaka ng foot room. Kitang-kita ng buo na yung sapatos ko. And medyo comfortable pa rin yung nasa harap. Hindi siya todong nakadikit, unlike me, dun sa backrest ng front row. And ang nagugustuhan ko dito, yung sitting position ko kasi baon na baon ang aking butt. Tapos maganda ang pahinga ng aking likod. Hindi siya sobrang straight na ganun tulad sa iba. Medyo may recline siya. And alam ko, pwede pa ito ang i-recline. I-adjust ko. Hindi ko lang magawa kasi mobility issues. Katatawa-tawa dyan. Mobility issues. Pero yon, in terms of amenities naman, medyo bare tayo. Dahil meron lang tayong dalawang small cup holders. Tapos dito, meron tayong 12-volt socket. Maganda nga lang dahil meron tayong dedicated aircon vents. Hindi natin kailangan makiusap sa mga nasa second row or makiagaw kasi ito, nasa likod talaga eh. Para sa atin ito. So yun, tignan naman natin ano yung nasa Miu X. Yun nga lang, kung medyo malaki kayo tulad ko, medyo maghirap bumaba dito sa second row ng Everest dahil ito ay medyo masikip for me. Pero kung average size person kayo, tulad ni Martin, siguro di naman kayo mahihirapan. Above average kasi ako, tulad ng grades ko. Joke lang. Naipit yung kamay ko. So, nandito naman tayo ngayon sa third row ng MUX or MUX, sorry. Lagi ako nalilito. And makikita nyo, it's still as spacious as the Everest. Ang kinaibahan nito is yung second row seats. Dahil kung yung sa Everest adjustable, ito hindi na. Dahil meron tong folding mechanism. Anong kinaibahan yan? Yung ilalim niya kasi, mobility issues. Yung ilalim niya kasi clamp. So, wala siyang sliding attachment. So, hindi mo siya masaslide forward and backward. Meaning, ang knee room and leg room for the second and third rows, fixed na. Pero, maganda dito, mas madali siyang sakyan and babaan compared sa Everest. Dahil nga, ang laki ng space. So, pagbukas mo ng pinto, ito pala. Ang laki ng space. So, yun. Yan. So, in terms of knee room, maganda. Ganyan kalaki ang knee room. And sa headroom naman,
iba yung approach ng Isuzu when it comes to the ventilation. Kasi meron pa rin siyang dedicated air vents for the third row passengers. Pero walang center tunnel, walang uka para sa ulo mo. Pero maganda pa rin ang space. And in terms of amenities naman, meron lang tayong cubby holes and cup holders for both sides. Wala tayong 12-volt socket. Pero at least mahangin dahil meron tayong sariling air vents. In terms of seating position naman, comfortable din siya dahil maganda ang butt support, thigh support, and yung backrest mo, pwede mo siyang medyo lean back, Fat Joe. Hindi siya sobrang straight na ganun. And ang pinagkaiba rito, yung headrest niya, mas maliit. So pag nakababa siyang ganyan, hindi siya umaabot sa likod and shoulders mo. Comfortable siya. Although pwede mo rin naman siyang itaas tulad nito. So yun, tara. Let's move to the second row of these SUVs. Aray ko, naibit nga. O diba, pag second row, walang mobility issues. Anyway, takay ka muna. Okay, so guys, nandito na tayo ngayon sa second row ng Ford Everest. Na-adjust ko lang kunyari yung headrest. Pero makikita nyo, meron ang center armrest with cup holders. Tapos dito, meron maganda dito sa Everest, yung door mo, meron din siyang lock and unlock. So kung kunyari, umalis yung driver or yung nasa front row, yung nasa front passenger seat, pwedeng ikaw yung mag-lock ng sasakyan. Hindi mo kailangan umabot-abot doon. And punta naman dito tayo sa baba. Maganda rito, meron tayong dalawang USB charging ports. USB-A and USB Type-C. Tapos dito may saksakan. Kung tulad kayo ni Rex ngayon na nagtatrabaho with a laptop, pwede nyo isaksak dito. And meron tayong sariling fan speed for our aircon dito sa likod. Ang naapektuhan niya, second row and third row. So kung gusto nyo malakas, yun, pwedeng-pwede. Tapos, meron tayong sunroof. March po, bukas nga ng sunroof. Oh, diba? Sabi nga ng isang expert, yayamanin. Ang isang criticism ko lang dito is, kabaliktaran itong second row ng third row when it comes to air vents. Kasi, dalawa lang ang air vents dito. 1 and 2. Kung tatlo kayo dito, wala ang para sa kanya, meron lang sa kanya sunlight from the sun. Kung binuksan mo yung sunroof. Tapos meron dito tayong LED taillights and nothing else. In terms of seating naman, very very comfortable ako dito. And ang napansin ko lang, medyo walang bolstering for the shoulder dito sa second row. So kung medyo napunta kayong Bulacan, gaganong-ganong kayo dito. Pero wala eh, that's life. Malambot naman, tsaka very comfortable for long rides. So yun lang meron dito. Ikaw Martin, musta ka dyan sa harap? Yes master. Tapos yun, dito sa taas, meron tayong LED lights para mas makita nyo ang ginagawa nyo pag gabi. Okay, so nandito na tayo ngayon sa second row ng Miu X. O, di ba, nakuha ko rin ang tama. And sabi ko nga kanina, fix na ang kanyang legroom dahil clamp type itong second row seats. So makikita nyo, ito yung driving position ni Martin. Malaking-malaki ang aking knee room and sobrang luwag para sa aking feet. And ang center tunnel niya mababa. So kung nandito kayo, middle passenger, no problem. Ang paglipat-lipat and positioning ng seats nyo. Grabe, mobility issues. Kailangan magpalit ng tiyan. Anyway, balik tayo dito. Meron akong... wala kasi siyang pull tab. O, di ba, nagreklamo pa. Pero meron ng center armrest na leather. Tapos meron siyang cup holders. Yan. Tapos dito, meron speaker. And dito, meron... yan to. 220-volt socket. Saksakan din, parang sa laptop, tulad nung sa Everest. Pero dito, USB Type-A charging ports lang ang meron. Wala tayong Type-C. So dito, meron tayong hook para sa inyong light bags or yung mga light grocery nyo kung naka-plastic kayo. Pero huwag na kayo mag-plastic. Mag-eco bag na kayo. Yeah. Tapos, dito naman sa taas, it suffers from the same fate as the Everest kahit wala siyang sunroof. Kasi meron lang tong dalawang aircon vents, wala for the middle passenger. Ang maganda dito, yung air control for these vents ay nandito sa taas. Hindi ko kailangan yumuko dito tulad sa Everest. Pero yun nga, seating position, very very nice. It's perfect. And ang aking backrest, maganda rin. Tapos, mas madali siyang i-adjust. Kahit mataba ako. So, yun. Okay, dito naman tayo sa front ng Ford Everest Titanium Plus 4x2. Kung papansin nyo, no, meron tong leather seats all throughout dito sa first, second, and third row. Tapos pagdating mo dito sa gitna, no, meron tayong leather-wrapped steering wheel na integrated din with several buttons.
Tapos itong steering wheel na to ay may tilt and telescopic na adjustment. So yan, no? Para mas mahahanap mo ng madali yung most preferred mong driving position. Then pagtingin mo dito sa harap, meron tayong 8-inch digital gauge cluster. So wala na tong analog na gauges, no? It's all digital na dito sa next gen Everest. Which translates pagdating mo dito sa gitna. Kasi meron tayong 12-inch infotainment touchscreen na naka-portrait orientation. Which most likely, ito yung una mong mapapansin kapag sumakay ka sa loob or dito sa front cabin ng Everest Titanium 4x2. Take note lang, yung 4x4 na top spec ni Everest ay meron ding ganitong size ng touchscreen, which is 12-inch. Ang maganda pa dito is that it is integrated with wireless Apple CarPlay and Android Auto. So, ang gandang combo nun kasi meron din itong wireless phone charger na nandito nakalagay, no? So, in that sense, no, lalo na ngayon, mahilig tayo mag-Waze, mag-Spotify, so lagi tayong may battery juice. At the same time, naka-wireless pa. And ang mabibigay nun, less clutter. May kamay na humahawak. Pero clarify lang namin, CarPlay lang yung wireless. Yung Android Auto, wired siya. So, also, kahit portrait yan, bawal mag-TikTok dyan. Hindi ako ready dun sa pa-TikTok mo. Oh, yun nga, no? So, gaya nga nito, di ba, Master Vincent, meron tayong infotainment touchscreen na karamihan ng buttons or vehicle functions ay naka-integrate na dito sa screen na to. Which results into less clutter or less buttons dun sa buong dashboard nitong next-gen Everest. Good thing is that may nakahiwalay pa rin na controls for the climate control. Yan, pare, di ba? At saka maganda is that tactile button pa rin or may physical button for the fan adjustment nung sa aircon blower mo. Mas mabilis mo kasi ma-access as compared dun sa screen. Lalo na dito, minsan baka malito ka pag bago ka pala nagda-drive nito dahil may, kumbaga may division pare, di ba? Dito lalabas yung CarPlay mong image, tapos nandito sa baba yung controls mo. Pero maganda is meron ding air controls dun sa touchscreen para dun sa mga sanay na sa ganong interface. Yan. Para salo, kahit ang past and present owners. Diba? Oo. Tapos, speaking of past and present, ito, kung sasabi ni Vincent sa likod, USB ports, diba? Dito rin meron. And it's also Type-C and Type-A. So, diba? Alam mong pang future or pang napapanahon ang mga ports nitong next-gen Everest. Tapos dito, ito, lagi ito sinasabi pagka Everest yung kotse pare. Kasi, it's a feature or it's a cubbyhole na parang nung una hindi ko alam anong ilalagay ko dyan. Kasi may wireless charger naman ako dito eh. So, ba't ko pagaganyanin yung phone ko? Well, pwedeng ganyan kung gusto mong makita yung nandito sa screen mo. Pero, double redundant kasi naka-CarPlay gan eh. And interestingly enough, merong icon dito na French fries. So, dito mo ilalagay kapag ka nag-drive-thru kayo, lalagay mo yung french fries mo dyan para share kayo nung katabi mo. Actually, problema ko nga sa drive-thru kasi hawak ko yung burger. Pero pag burger, pwede mo siyang kain ng ganun-ganun. Pero pag fries, parang saan mo siya ilalagay na stable siya na, para makapaghawak ka pa rin both hands sa steering wheel. So yun, galing na Ford. May icon doon. Kaya ako kasi, Master Vincent, sa next na magda-drive-thru kayo, dito nyo nalagay yung french fries. Tapos dito nilagay yung drinks nyo kasi bottle holders to na dalawa. And yun nga, no, meron pa rin tong lever type na gear shifter. Which is a stark difference na nakakabit dun sa top spec na Everest 4x4 Titanium. Kasi nasa top spec, yung mukhang mouse. Oo, electronic shifter na siya. Natama si Master Vincent, mukhang modern mouse. So kahit nagdadrive ka, nakala mo nag-work ka pa din. Tapos pagdating mo dito, meron pa rin tayong electronic parking brake. Na nagiging usual na sa mga modern cars ngayon, no? Karamihan, lalo na sa mga top tier na sasakyan. Then you also have this button here where you can access the different drive modes nitong sasakyan na ito, which is meron tayong normal, eco, tow and haul, tsaka may isa pa, ayaw lang lumabas. Tsaka yung snow siguro. Yeah, slippery pagka madulas ang karsada, lalo na palapit na ang rainy season. And then, yeah, dito rin yung parking assist mo na to give you warning sounds kapag ka nagpa-park ka. Huwag mo lang i-off, sayang naman yung binayaran mo. Tapos magtataka yung iba, Master, nasaan yung auto brake hold? Or meron ba tong auto brake hold? Chenin, wala pa rin yan. Ma-access mo siya dito sa infotainment touchscreen. Within dyan sa screen yan. At pinakita na namin yun sa mga sa previous videos namin featuring this car or featuring the Everest.
And yeah, basically yun yung interior ni Everest. And one pa pala, no, meron ding cup holders sa magkabilang gilid. Dito, makita nyo yan para ma-zoom. Oh, pwede nyong lagyan ng tubig nyo, gaya na ginagawa namin ngayon. Lagyan nyo lang siya dyan para lagi siyang malamig habang nasa biyahe kayo. And then ito pa pala, Master, dalawa na nadagdagan ng parang glove compartment sa harap itong Next Gen Everest. Meron na siya dito sa taas. At meron pa siya dito yung usual na placement. Oh, di ba? So, marami kang storage space for you to store away yung mga iba-iba mong gamit. Tapos, para hindi kasama ng mga card documents lagi yung gamit-gamit. Kumbaga, organize ka, di ba? Aral ka kay Marie Kondo. Ang ano ko lang dito, sana yung auto brake hold button, sinama nila dito. Kasi importante rin siyang i-activate, deactivate eh. Tulad ng mga sinama nila dito. Kasi ito yung parang quick buttons nila eh. For the most commonly used features. So, sana kaysa lokahin mo pa ron. Oo. Pero, yun. Pero may explanation si Ford dyan. Mm. Si Sir Dan, mahirap yung apelido niya eh. Letter C, Kopokopyo ba yun? Kopokopyo. Na naggawa raw kasi sila ng, wow, nagkwento na ako. Naggawa raw kasi sila ng market research. And then, Ford found out na konti lang yung gumagamit ng auto brake hold function. Kaya naisip nila na why not integrate it into the system na lang dito sa infotainment touchscreen kesa ilagay pa nila dito with the physical button. It saves them time and number, syempre, it saves them money din as well. Diba? Sa bagay kasi kung hindi kayo papalit-palit ng driver sa kotse or kung papalit-palit kayo pero lahat kayo preferred na naka-activate yun, set and forget nga naman. Oo. May sense din naman. Kami lang naman kasi nagpapalit-palit ng preference ng kotse. So, yeah. Invalid ang inputs namin. Hindi mo. So, ayun. Ano pang meron dito? Ambient lighting. Ah, tama. Meron tong ambient lighting, no? Para dagdag flavor or dagdag style points kapag ka nagda-drive ka tuwing gabi. And yeah, yun lang. Ito, soft touch material to, no? Which is nakakatulong sa sito. Ay, may nakalimutan ka. Ay, ano yun? 8-way, 10-way. Ay, oo. 8-way powered front seats, parehas. Mm-mm. Parehas na powered front seats. Yeah. Buti na paalala mo. Alright, dito tayo ngayon sa front interior ng Isuzu MU-X LSE 4x2. Wow, nasabi ko na diretso yun. So, dito muna tayo, no, sa steering wheel. No, it has a leather-wrapped steering wheel gaya nung sa Ford Everest. But the difference is that mas maganda yung stitching dito sa MU-X kasi color white eh. Kumbaga, angat na angat at mas mabilis mong maikita kapag ka pumasok ka or umupo ka dito sa front cabin ng MU-X. And that also explains na pwede mong maisip or pwede mong makita, no, pare, mapansin mo agad na mas premium looking yung interior ng MU-X compared dun sa Everest gawa nung white stitching. Kasi yun nga, no, mas angat siya, mas kita, mas pansinin. So, mas nagkakaroon ng texture or flavor yung buong front cabin ni MU-X. So, yun, no, dito tayo din steering wheel. It's a leather wrap, gaya nga ng sabi natin kanina. Tapos, gaya na sa Everest, meron din itong tilt and telescopic adjustment. And then, pagtingin mo dito sa harap, ito, meron pa rin itong analog gauges na merong 4.2 digital screen sa gitna. Well, okay rin naman na may analog gauges, pero if we're gonna compare this SUV doon sa Everest, para sa akin, mas modern looking yung nakakabit doon sa Ford SUV. Tapos yung naka-digital gauge cluster, or yung digital display kasi dito, Master, yeah, it's good na may digital display pero parang 90s yung feels or early 2000s yung interface eh, di ba? So, parang medyo nostalgic pa din eh. Pero medyo nakakalito kasi medyo premium looking yung itsura tapos pagdating mo doon, medyo, oops, medyo may blast from the past. Pero, so, hindi ko masyado bet yung font. Ay, yung nung numbers. Oh, yun pa. Oh, pwede rin. Pero ang na-realize ko kasi dito, para sa mga bibili na transitioning from an older SUV, ma-appreciate nila yung analog gauges kasi ang sa Everest kailangan mo pa siyang iset para makita mo yung RPM tapos iba yung interface niya, 'di ba, pag ganun-ganun siya graph, hindi siya yung gumaganon. So medyo doon maninibago ka, although same lang naman yung function nun, pero at least dito ang adjustment mo lang is yung nasa trip computer which is ang nandun lang, trip A, trip B, tapos yung fuel efficiency and yung settings na for the advanced safety.
So kumbaga, no, parang may sense of familiarity. Oo. Yung mga tatalon from the old SUVs. Hindi sila dito mahihirapan mag-transition. Oo, wala masyadong gulat. Tama. Tapos, pagdating natin dito sa gitna, meron tayong 10.1-inch infotainment touchscreen. Integrated na rin yan with Apple CarPlay and Android Auto. Although, Master Vincent, wala itong wireless Apple CarPlay na meron dun sa Everest Titanium 4x2. And wala siyang Type-C USB. Ay, Type-A lang. Galing. Napredict na yung susunod ko sasabihin. Ha? Siyempre. Pero meron naman itong AUX. So, diba? So, aux na aux ka pa din. Kasi meron pa rin siyang AUX jack para dun sa mga hindi makamove on dun sa AUX. Tapos yung socket. And yes, meron tayong 12-volt dito. 12-volt socket for your additional gadgets. Lalo na kung meron kang dashcam or whatnot. And then, no, gaya nun sa layout na nakita natin sa Everest, no, Master Vincent, isa pa nakakaganda dito sa MUX is that may separate panel uli for the climate control. Kaya naman, kung ikaw yung driver na hindi masyadong... Kaya naman kung ikaw yung driver na hindi masyadong mahilig magbutiting dito sa touchscreen, maganda na mayroong physical button. Which is, again, helps mas mabilis ka makapag-adjust lalo na ng blower speed kapag nag-drive ka. Ang comment ko lang dyan, sana mas okay na knobs kesa yung buttons. Mm. Kasi although up and down yung buttons na yan, pantay-pantay siya. So kung nagda-drive ka, gaganon ka. Parang kang nagbibilang ng piso na jeepney driver. Gaganon ka. Tapos ito na ba yun? Ay, hindi. Ito yung fan speed. Sana kahit yung fan speed man lang, ginawang bilog para mas madali. Okay ka dun, Master. Pwede ka maging designer. O kaya pagka ginagano mo, nagsasalita, AC, regulation, off. Tag-volume, adjustment. Paka-advance nun. Yun lang. Napaka 3 million to nun. Yun lang. Tapos, dun sa Everest, may wireless phone charger, di ba, Master? Dito, wala. It's just a cubby hole na pwede mong paglagyan ng phone mo. Pero good thing, kasha pa rin naman yung mga sizes ng like ng iPhone 11. Pwede rin dyan, French fries, beta fries. Pwede. Malaki, di ba? Yun nga lang, mas nakapaloob siya. Mm-hmm. Hindi siya tulad doon sa Everest, na nasa labas. Nakaganon. Para nakatayo, yan yung mga fries mo nun, di ba? Tapos, buhay, may buhay. Okay, so yun, no? Same din nakita natin sa Everest, meron pa rin gear lever type itong gear shifter ng MUX. And ang comment ko lang dito, no, Master, is that for some weird reason, mas natripang ko yung shifter ng nasa Everest. Talaga? Yeah, kasi dito parang old school na manual, alam mo yun? Which is feeling na yun na nga sigurin yung ginagun ni Isuzu for this MUX, eh, di ba? Yung sense of familiarity. So, para siyang ganun. And parang, for me, medyo na out of place lang dun sa buong gusto namang ma-achieve nung dashboard look mo. Tsaka actually, yung shifter shape, parang mas bagay siya sa automatic sedan kaysa sa isang automatic SUV. Tama. Kumbaga, masyadong parang medyo nakulangan ng machoness or ng muscle. Parang ganun, di ba? Pero ako lang naman yun. Tapos ito pa, no, Master, yung center console niya, gaya ng nabanggit mo rin kanina, mas nakaangat siya compared dun sa Everest. Kaya rin, nakaka-contribute din yun na makapagbigay or makapag-achieve ng mas premium-looking na interior. Although, ang comment ko dito, Master, is that yung center console niya ay naka-house into a piano black accent trim. Oo. Which ngayon na nakakatrita. Yan, fingerprint. Tsaka fingerprint. What the print? Sensya na kayo, natutuyo yung labi ko eh. Yan, fingerprint. Yan. Aside from the fingerprint, ano rin siya, pare? Scratch collector eh. Oh. Nakaka-3,000 pa lang yung UX na to. Pero medyo may battle scars na siya dito. Yan, medyo magaspang. Pero meron kaming article niyan sa philcoche.com on how to restore piano black trims. Check nyo na lang dun sa tips and advice section. Oh, diba? Wow, pala sa'yo sinabi na. Tapos pagdating mo dito, merong cup holders, no, Master Vincent? Yan pa sinabi, electronic parking brake. Sorry. Angat tayo ulit. Yan. Pasensya na kayo. Pagdating nito, no, may electronic parking brake na rin itong MUX, which is same dun sa Everest. Pero. Yan. Pero. Pero, nakalabas na or kita na, may separate button na for the auto brake mode. Para mas instant or mas mabilis na access for you if you want to activate that feature. Kaya hindi mo na nakakagalugin dito sa iyong infotainment touchscreen. Kasi kunyari, tatay nag-drive, tapos yung anak gagamit, eh naiirita siya sa auto brake hold, hindi na niya kailangan hanapin sa touchscreen. Ayan, pindot lang agad, wala na. Tapos kung babalik kay tatay, pindot lang ulit, andyan na. Kumbaga, madaling makita. Oo. Yan.
Tapos pag atras, ito na tayo. Meron din tong cup holders dito sa gitna, which medyo may kaliitan yung opening, pero kasya naman ang mga 500 ml na tubig or like yung Coke, ano ba yun? Coke 500. Pero kapag ka nag-tumbler na tayo ng mga sumisikat ngayon, mga aqua flask, ito, mga 20, ganyan. 22 to. Hindi kasya. Yun, medyo hindi na kasya. Medyo delix na. But, maganda pa rin na meron, di ba? Oh naman. Addition pa rin yun. Sa atras tayo dito, meron tong soft padded material din dun sa kanyang center armrest. Pero parang mas makapal yung padding ng Everest. Yeah, naunahan mo ako, Master. Oo, tama. Lagi talaga nauuna. You're faster than me. Mm-hmm. Well, 5 seconds. Pero yun, tsaka ang maganda lang dito, hindi siya pure piano black yung accent dito sa center armrest. Gusto ko yung may touch of chrome. Ito, oo. Oh, oh. Tasteful tsaka amount dito of chrome lang. Hindi siya sobra-sobra. Tapos, hole master. No? Oh, sige, para di mo maunahan. Meron din tong cup holders or bottle holders sa magkabilang end, which is nandiyan. Ayun, ang maganda pa is that aside from dito na pwede mo lagyan para secure yung tubig mo kahit na maalog yung biyahe, eh pwede mo tong i-atras para kung ikaw yung shotgun passenger na nag-aabot ng barya or na suklet from the tone, pwede dito mo lang ilagay lahat yung barya or yung resibo para pang-reimburse kayo. Yeah. Ganyan palang trick yan. Oh. Patro sa driver side, ganyan. Yes, oo. Pwede na. Bumalik. Mobility pwede, issues para. Pwede dyan ang French fries. Pwede rin naman. Kaso lalamig. Kasi nakakaanuan ng aircon. Alam mo naman, ang French fries, pag nalamigan, lantutay. Diba? Medyo hindi nagagano na rin. Nagagano na lang. Malungkot na rin siya. And you know, then yung sa Everest, dalawa yung nakita natin na glove compartment. Dito rin, same treatment din sa MUX. Meron sa taas, and meron sa baba. Oh, ang kalat. Sara mo na. Baka makakita niyo yung mga ano. Although, mas maliit yung dito sa MUX. Yung space sa loob, ha? Ano na to, meron pang... Kasi may divider, cubbyhole, chuchu sa loob. Ayun. Wala ganun dito. Parang pang road rage yun. Burger. Take out. Oo. So, yun ang in front and rear ng Isuzu UX. At bago pala makalimutan, meron itong 8-way powered. 8-way powered. Sa driver. Sa driver, oo. Pero yung front passenger ay merong manual adjustment. Oh, 4-way manual. 4-way manual. So, mas social ang front passenger sa Everest. Yung nga lang, mas familiar ang cabin nitong UX. So, ano, da-drive ba tayo or what? Sige, drive tayo. What? What? Turn down for what? Pagdating naman sa safety, the Ford Everest Titanium Plus 4x2 comes with 7 airbags, ABS with EBD, electronic stability program, traction control system, hill launch assist with rollover mitigation, front and rear sensors, rear camera, tire pressure monitoring system, cruise control, and adjustable speed limiter. In terms of safety, the Isuzu MU-X LSE 4x2 comes with 7 airbags, ABS with EBD, brake assist and brake override system, electronic stability control, traction control, hill start assist, hill descent control, rear sensors, and rear camera. For advanced safety, it has forward collision warning, adaptive cruise control with stop and go, turn assist, pedal misapplication mitigation, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, multi-collision brake, lane departure warning, and automatic high beam. Okay, we're now driving the Ford Everest Titanium Plus 4x2. And then, maraming beses na natin to na-drive, no, Master Vincent? Oo. Oh. And hindi ko pa rin makalimutan or hindi pa rin mawala sa isip ko yung nabibigay na driving comfort nitong next-gen Everest. One is that yung kanyang steering wheel, parang hindi ka nagda-drive ng SUV. Considering the size ng vehicle, ang gaang ng steering feel nitong next-gen Ford Everest. Tapos, pagdating sa power delivery, kahit naka 2-liter turbo diesel lang to na single turbo, eh hindi naman ikaw mabibitin sa power. Adequate pa rin yung ibibigay niya sa'yo in a sense na hindi ka talaga kakabahan in case you need to travel or in case you need to climb up to Baguio. Maraming tatanong mga ganyan eh, di ba? Tapos ito pa, isa na gusto ko dito sa Everest, dito sa next-gen Everest, is yung kanyang suspension tuning. For me, nami-minimize na talaga yung road impacts to a minimum. Na tipong
mapapaisip ka na, wait lang, nasa SUV pa talaga ako. Although, meron pa rin hint ng mga, ano, di ba? Impacts ng from the road imperfections. Mm. However, ang ganda nung salo dito sa bagong Everest, even when you're turning wide turns or wide corners, hindi ka basta-basta kakabahan. Kasi yes, may body roll, but it's not that bothersome. And magkakaroon ka pa rin ng confidence na kakayanin mong ma-take yung wide turn na yon safely. Di ba? Tapos, ano ba nasabihin mo? Wait lang, Mars. Balik lang tayo sa power delivery. Yes. Dahil paakyat ka dito. Kamusta ng power delivery nito? Ay, yung torque. Dahil mas maliit na makina siya. Ah. When it comes to torque, no, pare? For me, it's okay pa din eh. Mm. At saka... Immediate siya. Yes. Sa, ito ah, ito. Well, let's... Well, lagpas muna tayo sa humps. Sige. Kasi, di ba, diesel engine to eh. So, expected mo na torquey or ma-torque tong sasakyan na ganito. And yun din yung tinignan ko eh. Kasi nga, naka-single turbo lang siya as compared sa top spec nito na naka-bi-turbo. So, sabi ko, baka mas mabagal or baka mas may konting hina yung kanyang torque delivery. Mm. Pero since ito, no, wala namang nagda-drive dito, tingnan natin, floor natin o konti. Yun eh, di ba? Malakas pa rin. Malakas pa din yung hatak. Well, yeah, may konti uling delay, which is... Ano na yun, expected na yun eh, di ba? Mm. Kasi hindi naman instant lahat yan eh. Pero pagka pumasok na yung power, yung torque pull from the single turbo engine is enough. In fact, para sa akin, more than enough eh. Apat tayo ngayon sa kotse ha. And then when I drove the 4x2 variant, ito mismo, na anim yung sakay sa loob, wala rin problema kahit papanik ka ng backroads or papanik ka ng Tagaytay, okay din eh. Hindi siya bitin. Actually, funny thing pa nga is that yung 4x2 trim, which is this car, eh mas suabe yung shifting niya. Oh. Mas hindi nalilito yung pag-shift niya. Dahil kung 6-speed lang. Yes, dahil 6-speed lang. As compared dun sa naka-bi-turbo na top spec, naka-10-speed kasi. Oh. Diba? So, kung ikaw, yung tao na gagamitin mo to sa city drives mostly, mas okay itong naka-single turbo. Kasi nga, naka-6-speed siya. Pero kung ikaw yung laging nag-highway, for instance, diba? Mas may lamang yung naka-bi-turbo kasi more gears, mas makakaya nga yung engine. Saka equals, more power. More power and most importantly, more fuel efficient drives kasi mas maraming gear pang magagawa or mabibigay yung bi-turbo. Pero yun, no, overall, yun yung nakita ko dito eh, parang hindi ka nagda-drive ng SUV. Gaya ng sabi namin, merong light steering feel, pati yung impact absorption nitong bagong Everest is good. Ang only problem ko lang dito sa Everest is that may wireless Apple CarPlay to eh, di ba? Nabanggit natin kanina. Oh. Nagdi-disconnect siya from time to time eh. Mm. Also, nag-hang din siya. Kumbaga, akala... Touchscreen problems. Lalo na pag naka-Waze ka, akala mo hindi ka na gumagalaw eh. Yung pala, nag-hang na yung system mo, di ba? So, hindi siya sa phone. Hindi siya sa phone. Sa phone... Okay naman eh, gagamit mo pa rin yung phone mo eh, di ba? Oo. Tsaka yung interface lang talaga mismo, medyo nag-hang. Yun. Pero Master Vincent, no, hindi isolated case yung pag-disconnect at kapag-hang ng wireless Apple CarPlay, no? Pati sa mga ibang sasakyan na na-drive natin, naranasan natin yun, na-experience natin yun, and nasabi rin naman natin yun on video, even sa mismong article. Siguro sana in the near future, no, mas maging better pa yung tech na yun. Oh. And mas malaman natin kung ano ba talaga yung reason causing that disconnection or hang time. Kasi alam ko lang hang time, si Air Jordan eh. Ooh, go. Ang hirap din kasi for so many years, di ba, puro analog. Yeah. And then biglang pasok tong mga touchscreen-based interface. So, medyo may ano talaga, transition period kumbaga. Oh. Yan. Tapos sa open highway, Master Vincent, it's the same story eh. Stable and planted itong sasakyan na ito. Kumbaga, for me, it's a highway cruiser din. And yun nga, no? Kahit nga naka-single turbo, eh hindi ka masyado kakabahan when you need to overtake slower vehicles. Pero, syempre, para safe kayo, do it with good measure. Diba? At in case, may manual mode din to. So, pwede kang mag-dictate ng gears para... Pwede ka mag-downshift agad para pero yung manual mode niya, hindi ginagalaw yung shifter, di ba? Hindi na ginagalaw. Parang buttons lang. Yes, button na lang siya dito sa thumb mo na makakapaan mo dito. Sorry. Sayang yung kamachohan ng shifter, hindi mo ginagalaw ganun. Oo, yung may feel na ganun. Oo. Pindot-pindot na lang dito. Mas madali.
Yeah, oo, kung ergonomics lang ang usapan. Kaya balik na natin sa normal. O, kamusta nyo naman ako? Wala nang kumakamusta sa akin eh. Parang sa akin yata nangyayari, master. Pero kumakamusta. Lagot ka sa wifey mo. Wifey, kamusta mo naman? Oh, Master Vincent, kamusta dyan? Actually, dahil ako yung drive ng Miu X, I can say na mas comfortable agad ako dito sa Everest. So yun, kahit malaki na yung naging improvement sa Miu X, etong Everest still has a softer suspension, pero hindi siya yung sobrang bouncy. Ang pinakamagandang comparison is kung yung Miu X, medyo kaya na niya yung mga lubak at speed, pero nararamdaman mo, dito sa Everest, parang nasa waterbed na lang ako. Kita niya naman, tumatalbog-talbog na lang taba ako, pero hindi na naaalog-uta ko. If i-compare natin siya, well, mas malapit siya sa Terra, and actually, yung dalawang yan, itong Everest, tsaka Terra, yung ride comfort nila, medyo malapit sa ride comfort na napoprovide ng mga crossover. So, maganda talaga, and a step higher than the Miu X. In terms naman of comfort, medyo ang other side of the coin is itong seats. Dahil masyado siyang flat for my liking. Kung konting liku mo lang at speed, medyo gaganon-ganon ako. Kasi walang something to hold the shoulder in place compared dun sa Miu X. And yung ano naman, NVH, mas muffled yung nandito talaga compared dun sa Miu X. Well, sa test ko ha, kasi na-drive ko na yun eh. Pero yun nga, kumbaga ito, naka-headphones, yung pag sinasara mo yung bintana, you know, oh, tapos biglang, wala na, may sarili ka ng mundo. So yun lang. Yes, yes. Ano pa bang gusto mong malaman, Martin? Baka may nakalimutan ako eh. Ang gusto kong malaman, Master Vincent, eh kung gusto ano mo nang lumipat dun sa kabila, paam UX. Sana ayoko pa eh. Gusto ko pang pinagdadrive mo ako dito sa Everest. Eh. Sige lang, let's just do the driving. Pero sige, tara, doon tayo sa kabila. Okay, sige, madali naman akong kausap. So, dito naman tayo sa Isuzu Buick LSE 4x2. And, you know, ang una ko napansin dito while driving is that, syempre, yung kanyang steering wheel. Medyo may kabigatan yung steering wheel feel nitong UX as compared doon sa Everest. But, ang kailangan mo tandaan if you're eyeing for the UX is that, ay, sorry, may hindi raw naka-seatbelt. Ako? Oo, yan. Kita niyo naman kung gano'ng ka-safe ang all-new Isuzu Miu X. Kailangan kahit yung passengers sa likod ay mag-buckle in or mag-strap in para safe na safe tayo kapag ka bumabiyahe. Because you'll never know kung kailan darating ang sakuna. Kaya kailangan lagi kayong ready. So yun, break tayo sa steering feel. Kung ikaw yung tao na gunning for the Isuzu Miu X, kailangan mong tandaan is that, yeah, mas mabigat yung kanyang steering wheel compared dun sa Everest. However, if you're going to compare the steering feel nitong all-new model doon sa kanyang predecessor or yung kanyang kinalumaan na model, eh maganda na at mas magaang na. In that sense, makikita mo na malaki yung jump na ginawa. Makikita mo na malaki yung jump na nangyari in terms of engineering and design for the all-new UX. And then, no, since this is a diesel engine, syempre, ang bida dito is yung torque. Pero pagka binaon or pagka thin-lore natin yung accelerator pedal nitong Isuzu Miu X, yung pagpasok ng power is not that abrupt. Ah, thank you, Direk. Ah. Hindi siya yung mga parang CVT na kupad na antayin mong pumasok. Gagapang eh. Talaga. Oo, antayin mo yung gapang. Ito hindi. Parang, yun, tinapik mo siya, bibigay niya siya yung power, mararamdaman mo na agad. At ang maganda pa doon is that hindi masyado magkakaroon ng jarring effect for you as a driver, even sa mga pasahero. Oo, sa akin wala rin. Diba? Kasi may tendency yan kapag ka torquey yung sasakyan is that medyo mababali yung leeg mo, diba? Medyo mapapa-atras ka ng onti. Parang sa mga jeep, yung mga kadyot-kadyot. Diba? May ganung effect. Pero dito sa Miu X, wala yun. Hindi naman wala. Muted and mas ano siya? Refined. Refined. That's the word. Mas refined siya. Tapos yung na-drive to ni Vincent sa highway, no? Sinag-a-quinto ko kami bago tong shoot na to eh. Kahit at speeds of 80 kilometers per hour, eh kayang-kaya pa niya maka-overtake
ng slower vehicles up front, which gives you the idea na kaya pa mag-push ni MUX in case you need to. Kaya naman kung power ang hinahanap mo, hindi ka mabibitin dito sa Isuzu MU-X kahit na in 4x2 configuration. And then, isa pa dito is that yung kanyang autonomous emergency braking, no? Tama, no? Medyo, it's too sensitive for me. Kumbaga, malayo pa yung gap mo dun sa ahead na sasakyan, i-alert ka na niya. Kumbaga, well, good yun, no? Para safe ka lagi pagka nagda-drive ka and yung braking distance or yung safe distance mo doon sa harap ng kotse ay ina-assure na, ina-assure ni MU-X na lagi kang binabantayan or laging nare-regulate. However, yung driving conditions kasi dito sa Pilipinas ay medyo hindi ganun. Medyo bardagulan yung iba dito eh, di ba? Kumbaga, if there's a gap, that's a gap. Papasukin natin yung gap na yun. And minsan, tumututok, or hindi naman tumututok, minsan medyo dikit yung nguso mo doon sa sasakyan na nasa harap. Na for you naman, eh, safe pa yung braking distance. Pero yung system ni MU-X, sinasabi niya na sa'yo na hindi na safe. At i-engage niya na automatically yung brakes for you. Diba? So yun lang naman yun. No? In that sense, safe ka pa din at saka... At saka alam mo... saka alam mo na hindi ka papabayaan ng system na nilagay dito sa all-new MU-X. And then when it comes to ride comfort, yes, mafe-feel mo pa din yung mga road imperfections eh. But not to the point na mababother ka sa loob at saka within reason yung pag-absorb niya ng road impacts considering na ito ay isang SUV. Alam naman natin na ang SUVs ay may tendency na mas maging matagtag compared sa crossovers and sedans. Given na yan. And then, but when it comes to ride comfort, I can say na mas stable yung nabibigay na ride comfort nung next-gen Everest compared dito sa MU-X. Diba? But we're not saying na hindi maganda yung impact absorption nitong sasakyan na ito. Ha. In fact, it's a big jump, lalo na pag kinumpare mo dun sa lumang MU-X. Ito, mas, ano na, mas pleasurable na yung nabibigay niyang ride sa'yo. Although, in comparison nga uli dun sa Everest, mas natripan ko as a driver yung sa Ford Everest. So, yun o, medyo, alam nyo naman, marami tayong nakukwento. Kamustahin natin si Master Vincent. Master, kamusta dyan sa ride comfort? Ano ba sasabihin ko dito? Oy. Pero in terms of ride comfort, yung nasabi mo kanina na medyo ramdam pa rin, actually, oo. Ang nawala lang talaga dito sa MU-X is yung term na tagtag. Hindi na natatanggal yung kaluluwa mo kapag dumadaan ka sa mga lubak-lubak. Pero syempre, within reasonable speed. Pero at least hindi mo na kailangan maging sobrang bagal para lang maging stable kayo yung vision mo dito habang nakasakay. Tapos bakit ko nakaganda yung seatbelt para hindi marinig ng mic? Anyway, yung NVH naman, medyo may ano siya, may napapalusot siyang high frequency. Kasi nung nasa highway ako, medyo muted yung wind noise, pero apparent pa rin siya. Tapos yung trucks ang biggest issue kasi pag nakasabay mo ang mga trucks, may high frequency sa tunog nun na tumatagos sa mga bintana. Tapos, ayun, yung mga motor, ganun din yung rinig na rinig mo. Pero wala silang low end. Hindi sila tunog muffled tulad sa Everest. Yun lang naman. Kasi sa Everest, pag binaba mo yung bintana, maririnig mo. Tapos pag inangat mo, di ba parang nag-muffle siya. Parang nagsuot ng headphones. Pero dito, hindi masyado ganun. Nababawasan yung tunog, pero na to a degree na pleasurable for me at this price point. Pero, yun lang naman, I mean, nabawi naman ng MU-X in other features, yung price point niya. Yeah. Hindi natin makakailayon. Siksik to ng safety features. Advanced driving safety features. So, ano? Outro na ba? Conclusion na ba? Husgahan na ba to? Sige, conclusion na tayo, Master. Sige. Tabi mo. Ikaw na. Alam ko, nak, tabi mo. Ako na. Kung ano ang aming hatol sa dalawang ito, recap muna ng presyo. The Isuzu MU-X LSE 4x2 is priced at 2,155,000 pesos. And the Ford Everest Titanium Plus 4x2 is priced at 2,209,000 pesos. So wala na paligo-ligo pa, Master Vincent. Ano ang masasabi mo sa dalawang SUVs na nireview natin ngayon? Teka, ang init. Pero at tingin ko sa kanila, I mean, lagi nating sinasabi, di ba? It always boils down to value for money. And although hindi natin discuss on cam, nakita natin sa VO na
mas lamang ang safety features ng MU-X. By a lot. Kasi mayroon pa siyang advanced like adaptive cruise control, blind spot monitoring, chu-chu-chu. So, kung value for money talaga, nasa MU-X ang boto eh. Undeniable. Kaso kasi, the Everest makes you feel kung ano yung binayaran mo. Kasi nandun sa kanya yung modernity ng digital gauge cluster, portrait touchscreen, softer ride comfort, tapos same amount of torque lang, no? Hindi man sila same amount of torque on paper, pero kung ano yung mararamdaman mo when you floor it and once you're on the road, medyo same-same lang sila eh. And it also helps that the Everest is easier to drive dahil sa steering niya. So, kung gusto mong maramdaman yung binayaran mo, yung pera mo, medyo talagang nasa Everest ang boto ko dun. Wow, Master Vincent, parang ang solido ng mga puntos mo dun ah. Parang pregnant pa, may kasama pang pregnant technical. Pero no, sa MU-X din naman, mararamdaman mo rin naman yung binayara mo na extra for the advanced safety features. Mm-hmm. One is yung autonomous emergency braking, di ba? Oo. Tsaka yung ibang mga advanced safety features dun is yung mga mararamdaman mo when unfortunate driving scenarios happens, di ba? Na wag naman sana mangyari sa kahit sinong nanonood. Knock on wood, color wood. Oh, mahogany. Di ba? So, doon mararamdaman mo pa din. Oh, di ba? Tsaka, pero kung ako tatanungin mo, no, Master Vincent, yun yun, no, Master, medyo leaning towards the Ford Everest ako. Kasi, kung yan yung everyday mong dadalhin, gaya ko, ako yung driver, tas everyday driver ko yung Everest, mas mararamdaman ko yung binayaran ko. Like yung overall driving comfort, mas angat for us, di ba? Yung Everest. And then yung steering wheel, yung steering feel, mas magaan din. Tapos ako kasi yung tao na ma-ways at ma-spotify kapag ka nasa biyahe. And yun yung nabibigay nung wireless Apple CarPlay ni Ford Everest. May wireless charger pa ako. But then again, it all boils down sa kung ano yung mas trip mo. Di ba? Subjective kasi tayo. Iba-iba tayo ng needs at iba-iba tayo ng preferences. Oo. Lalo na the cabin of the Everest is very modern, habang sa MU-X very traditional. So kung galing ka sa lumang kotse, mas feeling namin mas ma-appreciate mo yung MU-X kasi masyadong malaki yung learning curve when it comes to the Everest. So you know, again, it all boils down to your preference and your needs. Tama naman. Kaya yun, no, sana marami kayo natutunan dito sa comparo review namin. Paano fan, don't forget to like and subscribe to Phil Coaches YouTube channel. Oo, tsaka huwag nyo kayong pa-follow socials namin, private kaming tao. Oo, click nyo na lang yung bell icon sa channel namin para lagi kayo updated sa mga bagong videos namin. Also, pumunta kayo sa philcoaches.com for the latest news and reviews and news and promos. Yan, pinaka-natumbok mo. Paano fan, ako si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. And I'm Vincent Villa, blah, 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 blah. Wow, gandang designation. Bye-bye. Follow nyo rin pala ako sa mga social media channels ko. Meron akong TikTok, Instagram, Facebook. Joke lang! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka uli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!